Ano ang mga magagandang mga ibon na pwede mong alagaan as a newbie ngayong 2021? Yan ang ating alamin after ng intro. Hello, Dabra Gods, and welcome back for another video. Another day, another video po tayo. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga mostly requested and asked question. Okay, kung ano nga ba ang mga magagandang ibon na pwedeng alagaan, lalo na ng mga newbie, ngayong 2021. Mutations. Mm-hmm. Kung ano ba yung mga ibon, lalo na kapag mag-start ka palang mag-ibon, di ba? Wala akong alam-alam at wala kang experience. Okay, so, join tayo ngayon ni Mr. Muntiibonan at sasabihin namin sa inyo kung ano yung mga klase ng ibon na pwede niyong alagaan. At syempre, ay papakita namin sa inyo yung iba-ibang mga sample. Yung madali na alagaan. Asura ng mga ibon. Okay, kung ready na ba kayo? Ay, tumutok lang. At syempre, bago tayo magsimula, ay gusto ko lang i-welcome ang mga baguhan sa ating channel. Kung bago ka lang sa Muntiibonan, ay click mo na ang subscribe button at ang bell button para lagi kang updated kapag meron tayong brand new videos. Yes! Okay, so, ano mga magagandang ibon na pwede alagaan? Lahat sila magaganda. Mm-hmm. Ngayon, depende siguro sa budget mo or depende sa gusto mong ibon na pasok sa budget. So, kalimitan talaga, kailangan yung budget ang titignan mo eh, no? Okay. And then, tsaka ka magbabase sa ibon. Uh-huh. Mostly ganun. Okay, so depende sa budget. Siyempre, di ba? Kung may gusto kang ibon at sobrang ganda, pero hindi mo pa naman kaya, pag-ipunan na lang muna. Yes. Okay, so ngayon ay papakita namin sa inyo mga Dabra Gods kung ano yung mga itsura at kasi yung mga pwede. Right? Yung mga tinatawag nilang mga budget meal. Okay, so tara, pakita natin. Okay, so mag-start tayo sa mga budget meal. Budget meal. So, ito, mga Dabra Gods, ay tinatawag na mga parakeet. Parakeet, oo. Okay. Yan, para cute, diba? Oo. So, ang cute ng mga yan. Ito, ranging lang to ng 300 to 500. So, 300 to 500? Peso. Okay, so, 300 to 500 each, depende sa edad nila. Kung mas mature, syempre, medyo mahal. Okay, so, saan ba natin nakuha ang mga parakits na ito? Kung nandito lang kayo around Pangasinan, pwede kayo pumunta, kontakin nyo si Art Aviary. Napakarami po niyang parakeets and budgies. Kikita nyo, quality naman yung mga ibon. Mm-hmm. Napakagaganda. Yeah. Makikinis at masisigla. Okay. So, shout out kay Art Aviary ng Pangasinan. Yes. So, search nyo po siya. Meron po silang Facebook page kung gusto nyo po ng mga parakeets and budgies. Yan. So, kung gusto mo mag-start as mag-ibon, magandang una, no? Naalagaan itong mga parakeets. Hindi sila masiselan, madaling buhayin, at madali din silang bumuhay ng mga anak. Magparami. At pasok sa budget. 300 to 500. Tsaka maganda rin sila, maiingay, nakakaaliw din. Yes. Lalo na pag ganyang marami. Yan, iba-ibang kulay. Okay, so ayan lang ang parakeet. So dumako tayo sa mga African lovebirds. Okay, so dito, titignan natin kung ano yung mga sample natin dito, ha? So, ito makikita mo, that is a green creature. Ayan, kung sa Alps, African lovebirds, at sa Eyring, Alps 2. Ayan, Alps 2 or Eyring. Ayan, so feature yan, green feature. Maraming klase ng mga feature, depende sa kulay. May green, may blue, di ba? May white. May white, yeah. White bull, kung tatawagin. Yellow depende bull. Depende sa kulay nila. Mm-hmm. Yellow bull, ayan. So, mamaya pakita ko sa inyo yung yellow bull mamaya. Ayan. So, mga green fisher, ayan, maganda rin na pasimula. Maganda lalo kapag ipapartner mo siya sa mga salutino. Ganyan. So, usually, nagre-range to, depende sa edad, 1,000? 1,000 to 3,000, depende. Depende sa edad. Minsan kasi, mahal na pagka lalo kung breeder, proven na
Yes, okay. So, yan ang green fisher. So, next is ito, makikita natin is that's a torque far blue. Ayan. Pag sinasabing mga far blue, ito yung mga yellow face. Kung nakikita nyo, yellow may orange. Mukha at ang ganyang leeg. Yan. At torque dahil turquoise ang kulay niya. So, torque far blue. Yung sinasabi natin. Maganda rin yung mga klaseng ibon na yan. So, nag-range din. Same thing din, no? 1,000 to 2,000. Oh, depende rin. Oo. Oh, depende rin sa seller din. Minsan eh. Oo. Yes. Tsaka yun, depende sa karga ng ibon na sinasabi nila. Kung may mga ibang ka... May iba, oo. Kasi kalimitan, minsan, yung ibon mo, ganun lang, tapos nag-anak ng ganito. So, malalaman mo, may lahi palang ganun. Tulad nyan, na... Parblo pala, pero ang parents is regular. Regular, ibig sabihin, yung mga fisher-fisher lang, ganyan. Mm-hmm. So, yan ang third parblo. Okay. So, dumako naman tayo dito, meron tayong albino. Oh, ayan, albino. Yan. Albino, maganda rin to, mga double guys, dahil yung mga red eyes na tinatawag, yung mga ino, hindi bumababa ang kanilang mga presyo. Albino, Latino, Crimino. Yan, yung mga ino. So, ito is albino kasi puti. Puti. Puti at pula ang mata. Puti yung kulay at pula ang mata. So, that's albino. Okay? So, kung magbi-business ka, maganda rin yung mga red eyes. Maganda rin yung panglahi din. Panglahi, oo. Paparami ka. So, another thing meron tayo dito ay ang green opaline or opaline. Ito siya. So, paano natin masasabi na opaline or opaline is yung kuko nila is puti, wala silang rampa, at yung kanilang feather ay may fish scale. Fish scale, yes. Meron po tayong complete guide kung paano nyo malalaman na opaline ang isang ibon. Meron na po tayong video. Ilalagay ko ang link dyan sa itaas ng screen. Pwede nyo pong panoorin yan after nyo mapanood ang video na ito. Kung paano nyo malalaman na opaline ang isang ibon. Okay, so ang opaline ay considered na medyo... Mataas na mutation. At isa sa mga in-demand ngayon na hinahanap ang opaline. Kasi magaganda ang kulay na mga yan. Depende rin sa ano din, sa karga nga din. Different colors din. Ito, yes. Green opaline. Pero ito nga din, may split to. Split ino ito eh. Pag sinabing split ino, ang nanay kasi niya is Lutino. Lutino. So, and so, tata is green. Green opaline. Green opaline. At ito, naging green opaline siya. So, ito, posible kung nag-anak is baka magkaroon ng visual na red eyes. Mm-hmm. Kagaya ng nanay. Yes, oo. Yan. Okay, so yan ang green opaline. Split ino, Lutino. So, ayan lang ang meron tayo dito sa cage na ito. Let's look on another cage. So, titignan natin dito. Ayan. So, yes. Ito, mga dapper cats, maganda rin na ibon. Far blue. Ayan. So, ano nga ba ang far blue again? Nabanggit ko kanina. Is yellow ang mukha. Okay? So, yellow face ang mga far blue. Parang so, yellow orange. Face. And yung leeg din nila, na? Mukha hanggang leeg yellow. Oo. Noo. Noo hanggang leeg. Okay. So, ito, nakikita nyo, five green five na far blue. Yan, isa rin yung maganda na aalagaan. Yan, ang partner niyan, yellow bull. Yan. Kaso may itlog. May itlog na ba? Meron na yan. Kasi, masipag ah. So, hindi natin makikita ang yellow bull. Dahil naglilip-lip siya. Yes. Okay, so... Yellow bull ito. Meron tayong yellow bull dito. Meron tayong isang yellow bull doon. Ayun! Okay. So, ayan. Ito, number cards ay yellow bull. Yan! So, kitang-kita nyo, yellow... Tapos, black ang mata. So, yan is matured yellow bull. Maganda rin yan. Napanimula. Ayan. Lalo ngayon, nagiging tumataas ang demand dahil kumukunti na, no? Yes. Ang mga yellow bulls. So, maganda yan. Panimula din. Yung yellow bull na yan. So, maganda. Mahilig kasi kami sa ganyang color. Mga yellowish. Mga yellow. Diba? Masarap sa mata, di ba? Oo. At, ito, makikita niya, TikTok. Ayan, si TikTok. Si TikTok at na makulit. Makulit. Makulit talaga yan, ano mo. Nangungot-kot. Ayan. Ayan, si... double cats, makikita niya yung kanyang fish scale na feather. Ayan. Ayan ang opaline. Si TikTok, ayan eh, hand feed.
Yes. Kaya napaka-amo. Nangungulit, oh. Nangungulit na siya. Sina mo yung feather niya, oh. Labas na labas, halatang-halata yung fish scale. Okay? Hello, TikTok. Napakaganda. Okay, so dumako tayo. May mga U-wing na tinatawag din, mga Dabbert Gods. So, ano nga ba itong mga U-wing? Ayan ay isang opaline or opaline na U-wing. Bakit nasabing U-wing? Kung makikita nyo, mapapansin nyo, Dabbert Gods, mas dark ang kulay ng kanyang pakpak kumpara sa likod niya. Darker. So, kung titignan mo sa likod niya, nagpo-form niya ng letter V. Yan, tinatawag na V-shape. V-shape. Yan, V-shape. Yun. That's a U-wing. Yan, napakaganda. Isa rin yan sa mga maganda at in demand ngayon, ang mga U-wing. Ito is may lahi na rin yung opaline. Opaline. Green opaline U-wing. Yes. Oo. Yan. Lahat yan opaline. Oo. May nandiyan dyan. Maganda. Pwera lang dyan sa isang perso. Okay. So yan is U-wing. Maganda rin yan na sanimula. So maganda rin yung partner sa opa. No, ang mga split opa na tinatawag. Okay. So ano pa ang mga meron tayo dito? Meron tayo mga perso. Ayan. Yung mga perso nata natin. Classic personata. Classic personata, itim ang ulo. Or black mask, okay. Diba? Yan, magaganda rin yung mga yan, lalo pag napakarami nila. May iba-ibang kulay din ng mga personata. Ito, green, syempre, may blue din, may violet. Depende sa kulay ng mga perso kung ano yung gusto ninyo. Yan yung isa sa mga magandang ibon na panimula. Siguro dyan, mag-budget ka ng 1,000 pataas. Okay, 1,000 pataas na. 1,000 each siguro. Or it depends pa rin. Yan. Age and quality. At quality. Ayan, ang mga personata. At ito pang isa, mga Dabbert Gods. Maganda to, pero medyo may presyo, no? Kung gusto nyong i-upgrade agad ang iyong mga alaga, ay ito, ang tinatawag nilang mga pale fallow. Yan. Paano mo malalaman na pale fallow? Is yung kanyang mata, jelly, red jelly. Kulay. Okay? At ang kanyang kulay ng katawan ay kupas. Yan. Parang na-bleach. Na-dilute. Oo. Dilute. Yan. So, ito pang isa na pale fallow. Ayan siya. Diba? Very bleach ang kulay niya. Very light. Yes. At ang pale fallow namin na ito is may dugong far blue at opaline. Far blue, opaline, pale fallow. Ayan. So, syempre, medyo may presyo, pero maganda. At isa rin sa mga in-demand ngayon, itong mga pale fallow na tinatawag. Yes. Oo. Ayan. So, nakikita nyo, mga Dabbert Gods, ang mga itsura nila at kung anong tawag sa kanila para meron kayong mga idea. Diba? So, ayan, mga Dabbert Gods, nakita nyo na ang mga itsura at ang mga ibon na mga ganda na pwede nyo alagaan ngayong 2021. Okay, so sana ay nagustuhan nyo ang video namin na ito. Kung nagustuhan mo ay siyempre i-click mo na ang like button at i-share mo na sa mga kaibigan mong mag-iibon. Okay? Available na po ang Hunting Ibonan Game? Yes, o download na kayo. Play or Play Store. Masaya habang exciting din. O, katatapos nyo lang magpakain. O, tambay kayo sa ibunan. Yes. O, kape-kape. And then while playing Munting Ibunan Game. Yeah. O, medyo masaya. Mm-hmm. At syempre may mga surprise tayo sa mga laging naglalaro ng game. At syempre may chance kayo na manalo. At maglaro sa ating pera o kahon every weekly week. Weekly games. So, okay. Marami na pong nananalo ng mga cash prizes yan every Saturday. Okay. So tumutok lang po kayo. At sa mga gusto maging updated sa mga ating paraffle, ating mga surprises, ay syempre, follow nyo po kami sa aming Facebook page, Munting Ibonan, para lagi kayo updated din. Okay? Yes! And also, ano ba ang mga update natin? Abangan nyo na lang sa susunod na videos. Yes. So, yan lang po mga Dabbert Gods. Maraming salamat ulit sa inyong pagtutok. Siyempre, bago tayo magtapos, ay dumako tayo sa ating mga shoutout. Happy viewing and shoutout to James Floyd Swede. Ayan, kay Van Humphrey Gutierrez. Hello and happy viewing din kay GN Gaming YT, kay Ben Zaib, kay Basadre, kay May Morales, hello sa inyo and happy viewing. Kay Esteban Miguel Contreras, ayan. Kay Joshua Wahe, kay JNTC Mini Aviary from Dagupan, hello sa inyo and happy viewing. Kay Kevin Andre Gabia, Lance Russell Poras, Andre Catabian, CJ San Jose, Jade Bondoy, RB Itlanas, kay Brian Cruz,
Dina Alcantara, kay Angelo Villena, and kay Luis Ragay. Ayan. So, happy viewing po sa inyo lahat and shoutout sa inyo. Kung gusto mo rin pong magpa-shoutout, ay syempre, mag-comment ka na sa comment section na gusto mong magpa-shoutout and we will do that on our next video. Okay? So, ayan lang po mga lover God. Sana ay nagustuhan nyo ang video ulit na ito. And as always, God bless us all and we'll see you on the next video. Bye!